verse 3. Exodus 33 verse 3, na ganyan ang Bible. Kung ako magapadala usa ka anghel, anak kaninyo, kung papawaon ako ang mga kananhon, mga amorenhon, kung mga hitihanon, kung ang mga persihanon, kung mga hitihanon, kung ang mga hitihanon, ayan, Leo. Verse 2 ito. Verse 3, lakaw ngayon sa yuta diin, nagagas ang gatas o tubus, apan ako dili mutungas upan kaninyo kay tingali unyag umuon ko kamo diha sa dalan di kamo katawhan nga tikik ug liog. Father God, salamat timo kaayo ning kapunana sa mensahe nga pagpasabot ug katanan kamo magkapa. Tunga, salamat in Jesus name. Amen. 33 verse 3, nagaingon ang purong sa Ginoo, nakaw ngadto sa yuta dihi nagaagas ang gatas ug tubus. Apan ako dili motunas o banda ninyo kay tingali o niya tuon ko pa mo diha sa dalan kay ako kay kamo nga katawan na tikig liyo kung tikig liyo sa mana sila tikig it means ang iyan ko sa bot gahi o bulo. So kaniya ito nasuko ang Ginoo na saad sa kay sa mga Israelite na muupan sila sa pag muupan siya pero tingin na rin na dito sa mga upanog tungas kaya tungod ang mga katawan sa Israel reklamador kay ulok una sa ato pa dito ganahan ng Ginoo sa reklamador ng kasamanan. So ang salamat na kayo sa Gracia kaya kung under ko sa katugan ni Moses dito na naman ang Christian man dito sa Ginoo magyaw-yaw tumot pampele yun salamat na kayo. Now ato ang topic sa prayer dito ka makaklear ang ipipi sa kampo ka ng Toray kung wala kayo sa Diyos. So, ato ang subtitle, Knowing God. Ang pumuntana, kaila ba kasi mong Diyos? Ato mga kao ba na kaila ka ha? Para lagi sila. Sila kaila sa ila ang Diyos. Eh kung nakaila pa, so ano na sila? Sila kaila, that's why nagpadayan sila nila nilihan. Okay! Now, number one, upat kabutan nga itong dapat masabtan na sa wala pa, sa kasaysayan, sa mga Israelinhon, came up against the basic problem in prayer. So na ay problema na ako sa basic problem sa prayer. Kining mga Jewish, tungod sila ay wala silang kaila sa ilang ng Diyos. So kaya tapo ka na wakakaila sa mga Diyakuan. Kasi kung mangayo ka sa tao na wakakaila, ayaw kasi mga anak, nagkakaya sa batasan, mga tagaligili, ingkahan, makaw, labayan, makapagp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 apag
people who are weak and simple know God will enough to speak to him. So ang tao sa katawang haluya, sa kaluya na tao na makasasala, o sa akin pag-istudya sa Ginoo sa iya ha, kung salamat ka sa Ginoong Isus na nagpapalato. So number one, parinodel, bagong epektibo ang akong prayer, dapat masabta na ito o mahibalaan kung kinsa ang Diyos sa akong gialagaran. Because first, God is holy. Ang Diyos balaan, no? Verse 3. Verse 3 sa Exodus 3, dito naman kukos. Lakaw nga ito sa yuta din, nag-aawas ang gatas o dugo. So, dili na sa literal, ayun ka nag-aawas. Sige, tumata na ito. Nakita lugar na niawas ang alpine. Ito ang gatas na balaan mo. Di pa rin pwede na kwan, di pa rin pwede na powder. Sige, nag-powder. Asa kami agas. Bagas pa rin ang powder. So, ka naman mga condense, no? Condense, out sa panang isa ganit. Diba? So, kung tato, niawas ang condense. So, Liberty, Alaska. Di ba ni powder? So, asap kita yung nanin na literal na maawas. So, sa mahal ha, di ba? It means, may kutag niawas ang gatas. So, it is a literal. Kung sa ba, asa bang ika nagagat ang gatas na ginagamit kanya ito? Asa pa ang ginagamit nila sa Panginoon? Ang gatas sa tao, sa nakata. Gatas sa? Takan. So, pasabot na na yung gaawas ang gatas.
ang yuta na doon nila na may hope ka na magpulit ka mananap. Mura sa dito sa pangranisyo ba? Then, so pa, nag-aawas ang gatas o dugos. Sakit ang dugos na mahal manahanin sa English. It means ang yuta, gawas na nindot sa pangalag mga mananap. Ang yuta, nindot po. O mahan. Manasang meaning gatas. Gaawas ang gatas o dugos. It means nindot magbuhig mananap o nindot mananom. Grabe na. Kung napasabot na rin. Kaninyo, tingali, dili ko mutungas. Kaninyo, kay tingali, unya, uhuon ko kamo diha sa dalan, no? Mali mga plato, God is holy. Kapag balaan sa Ginoo, di sa gusto sa mga taong reklamador, no? Di sa gusto sa mga taong dahil kulong. No, ang pagkabalaan sa Ginoo, nag-demand sa mga katawan sa Israel na dapat mutungo sila. Ang tiki uli, oh, means yung sanong tawag, di tumuling iba. So, hindi ba tao itikik kahit kayo ba? Tampol na, di ba din na natin kilala na rin? Hindi siya huwag ko, ano lang mga tao? So, dili gusto ang ginayon na na. Kaya kung karoon pa ang panahon sa kasubuan, mamatay ng tanan. Ay, hindi ba yung magpilin ng mga gusto na na. So, salamat sa Ginoo. So, number one is, God is holy. Next, the verse 20. Verse 20, 33. 20, 12, 17, 20. Siya mingon! Siya mingon, apan dili ikaw makakita sa akong nawong, kay ang tao dili mahimong makakita kanako kung mabuhi. Wow, sa panahon sa Israel, sa wala pa sa pagkatao ni Jesus, ingon sa Ginoo kay Moises, kaya nakangiyo man si Moises na pagkipan siya, ang makita ang pwede makita ni Moises sa likod niya kapag pwede sa pwede makita ng nawong Ginoo kay Moises. Panahon sa New Testament, si Jesus makuha ang fellowship sa dating Father. So, although, duha ka persona, pero sila ka Diyos. As ka lang isa, sa ilahang pagka-Diyos. Sa ilahang pagka-Diyos, sila confusion nila. Okay. Number two, and sa itong mga pag-ampo, una, ibanon ito ang Diyos, God is holy, and what? God is G. God is great. Ang Diyos dako. Kaya dako ang Diyos, di sa ordinaryo, di sa basta-basta lang na matubang sa mga normal o mortal ng mga tao sa panahon ni Moises. Pero salamat sa panahon sa mga sa New Testament, nagpakita ang Diyos, pinagay sa dagluway ni Ginoong Jesus. So wala sa nakasabot ato na si Jesus di ay ang revelasyon sa lawong sa Diyos. Karoon, sa panahon na ito karoon, kita na po ang revelasyon sa mungkit sa pagalagahan ang pinagay sa ato ang pagpangalagan. Transform ang ato ng ako. Ikadawa is, God is what? Great! So mag-ampo ka una, God is holy. It means, ikaw ano mo, nasa gradong Diyos, tapos sa spitokon, dapat tumadugat pa sa ilo, dapat itugat sa ilo. Saka nag-reklamo. So, mani Lord, ito na, prayer, kumpin naman na. Dapat, kung ano mo, mag-ipa sa ilo, makipasensya sa nabuhat mo. Ikadawa, pasidunggan mo sa kay God is great eh. Ako ang Diyos. Next, and verse 19. Verse 19. So, para na lang sila. 19. Huwag siya mingon. Akong pa paagiyon ang tanan na kung kaayo diha sa imong atubangan. Huwag ipalayag na ko diha sa imong atubangan ang akong ngalan, Yahweh. Huwag ako mag-mapuangmuron ni atong buot na kong hatagan o puangot o magpakita ako kaloy na ito sa buot na sa kaloyan. Ano naman po ang araw? Ganon. Kamayo, ano? Ikat ko, Lord. God, ako ng pagkamat may natagon. Pagka kay sa English, kung man, gracious. So, ikatulo, God is gracious. Ang Diyos, pagka-bugana, may natagon. Gracious, o maluloyon. It's grace, maluloyon. So, kung mag-ampot na, una, naman nato na ang Diyos palaan. Number two, ang Diyos tapo. Ikatulo, ang Diyos maluloyon. Amen. Kaya yun niya, ginapakita niya ang kalooy, ang kalooyan. That's why, dito consider ang Ginoo na sama sa toke na iya, na taura, na ganit lang mo.
ko kasi verse 10 sa chapter 33 narusot ko pasakaulang hindi siya pag si Moses mingon naghangyo ako kanimo ipakita ka na ko ang imong himaya ipakita ka na ko imong himaya prayer kausap knowing that is God is W willing willing ang hindi na willing because we were made for him that ultimate human experience must be to see him. God is willing. Ingon ni Moises, ipakita ka na ko ang iyong himaya. God is willing. Pag-answer sa prayer na ito, mauna makita ko ang himaya. Ingon sa John 11:14, believe and you see the glory. And John 11, verse 14, tubuhi o makita ni mo ang himaya sa Ginoo. That's why kita ang nagkakita sa Ginoo. Nakakay problema, unahay ka sa Ginoo, tubuhi. Kaya ninyo makuhin mo, then makita ninyo mong himaya sa Ginoo. Because God is willing. So, makata na ito ang Ginoo na palayon sa nagkatubag, pero nakatay ng duman. Dapat makailang ka sa Ginoo. During the break ka, God is ang Diyos balaan. Ikadua, ang Diyos dako. Ikatulo, ang Diyos maluloyon. O ikaw pa, ang Diyos mahinatagon ka ng willing sa. Ang Diyos mutubag yun.